guys, welcome to my channel, Mommy Ed's Cooking Kitchen. So, today's recipe, paggagawa ko kayo ng ube moist cake. So, ito yung kailangan nating ingredients. So, meron tayo ditong 4 cups ng white sugar. Meron tayo ditong 4 cups ng cake flour. Meron tayong 1 liter ng fresh milk. 2 cups vegetable oil. 1 half cup ng ube flavorade. 2 tablespoon ng vinegar. Kung salt natin is 3 teaspoon and baking powder natin is 2 tablespoon. So, ito yung kailangan natin sa cake batter. So, dito naman, kakailanganin natin sa fillings ng ube natin is kailangan natin ng 2 cups ng fresh milk, 3/4 cup ng all-purpose flour, 2 cups ng butter, and 2 cups ng powdered sugar. So, kailangan natin naman sa icing is kailangan natin ng whipping cream and ube flavorade. So guys, ito yung kailangan nating ingredients and gawin na natin to. Let's do it guys. So guys, ito yung mixing bowl natin. Pagsamasamahin natin muna itong wet ingredients natin. Meron kasi akong ube halaya na niluto ko and parang gusto ko siyang lagyan ng ube halaya. 1 cup to guys. So depende naman sa inyo pero ako lalagyan ko siya ng ube halaya. So after neto guys, meron ako naka-prepare dito ng cake pan. So ginrease ko na siya ng shortening. Anything naman na pwede nyong i-grease dito, pwedeng oil, pwedeng butter. Tapos nilagyan ko lang din siya ng parchment paper sa ilalim. Para madali lang din natin siyang tanggalin. So, after neto, ilalagay na natin itong mixture natin, butter natin dito sa cake pan. And ibibake na natin siya at 160 degrees Celsius, 50 minutes guys. So guys, eto pala, nagsalin ako dito ng 1 liter ng ating cake butter na ube moist. So, ilalagay natin to dito para equal yung dami ng ating cake. Tatap lang natin siya guys. Para mabawasan yung mga bubbles. So, salang na natin to guys. Guys, gagawin natin yung pang fillings natin dito sa ube cake. So guys, ito, nag-simmer na yung milk natin. So guys, at this point, okay na yung flour and milk mixture natin. So ang gagawin natin dito, ita-transfer lang natin to sa bowl. And after nito, palalamigin lang natin siya. Kasi ihahalo natin siya mamaya sa butter mixture natin. So guys, at this point, luto na yung ating ube cake. So ito na yung ube cake natin and ito yung ating cupcakes na ube. So, ang gagawin natin yung fillings niya. Guys, dito, lagay lang tayo dito ng konting cream. So, may cheese akong inilagay dito na shredded. 1/2 cup. So, itong purpose nito para hindi gumalaw yung cake natin. Guys, inilagay na
natin yung buttercream and inilagay na rin natin tong pang-ibabaw natin na ube cake. So, ang gagawin natin dito, papantayin lang natin siya. Natin na cake kagabi, na ube cake. So, ginawa namin, nilagay muna namin siya sa freezer para mag-set muna siya. Then, nilagyan namin siya ng stick kagabi kasi nga para hindi dumulas yung ating cake. So, tatanggalin namin itong stick na to later and for now, gagawin muna natin yung icing niya. Meron din pala kami ditong kinrush na cupcakes na cake na ginawa natin kagahapon. So, gagawin natin siyang pang toppings dito. So, guys, ang una natin gagawin, gawin muna natin yung icing. So, dito, meron tayong whipped cream. Ito yung kagabi natin na whipped cream. So, ready to use naman na to. Kailangan lang itong mag-double ng size pagka iinan natin siya. Ginamitan natin ng electric mixer. So, gawin na natin, guys. So guys, ito na. Okay na yung ating icing. So, gagawin natin, magtitira tayo dito sa tub para mamaya sa gagawin natin sa toppings. Etong natira dito, lalagyan natin siya ng food color. So, ito guys, lalagyan natin siya ng ube flavorade. Then, mimix ulit natin siya. So guys, at this point, okay na yung color ng icing natin. So, ang gagawin natin, kailangan lang natin dito ng isang cup, isang baso, and ilalagay lang natin sa piping bag itong piping tip. So, cut lang natin siya. And pag ganyan na siya, guys, so, pwede na natin itong lagyan ng ice. So, ganito yung pinakamaganda para hindi messy yung paglalagay niya ng icing dito. Natin siya lagyan ng yung purple natin na icing. So, ngayon, ang gagawin natin, kuha ulit tayo ng isang piping bag. Ang gagawin naman natin dito, guys, yung white, yung plain lang. So, ganun ulit yung gagawin natin. Ito yung itinabi ko kanina. So, gagamitin natin siya sa ibabaw naman. So guys, ang gagawin ko kasi dito, ibubudbud ko siya sa ibabaw. So guys, please like, share, and subscribe my channel, Mommy Ed's Cooking Kitchen. So guys, thank you and enjoy!